Lalagyan ito ang litrato ng lalagyan ng bodily fluids na nakuha kay Christine Dacera sa ikalawang autopsy sa General Santos City noong Sabado ng hapon. Ibinigay ito. Nagulat nga raw ang NBI Forensic Investigative Team nang nakita nilang andun pa ang organ na ito ni Christine. Gayong sabi ng PNP ay naimbalso muna ang katawan nito bago isagawa ang unang autopsy. Di ba baba sa 100 ml na bodily fluid raw ni Christine ang nakuha? Dahil sa maraming katanungan, isa sa ilalim daw muna ito ng NBI sa mga pagsusuri. Sakali man, malaking tulong daw ito sa imbestigasyon dahil dito pwede malaman kung ano-ano ang mga ininom ni Christine sa New Year's party bago ito bawian ng buhay. We have very interesting leads. We have very interesting encouraging results. Kaya malalaman kung presence of alcohol ito, level of alcohol maybe, presence of illegal drugs, around 80%. Makakatulong ito sa investigation. May crime. Let's leave it at that. May crime dito. Scientific evidence, forensic evidence, ibabangga namin doon sa ibang pieces of evidence, eyewitness account kung merong testimonial evidence ito. Ayon sa sa ang ilang pagsusuri mula sa Makati Medical Center kung saan dinala si Christine at dineklarang dead on arrival noong January 1. Bukod sa bodily fluid, tuloy rin ang eksaminasyon sa tissue sample na nakuha kay Nacera at biological sample na nakalam sa hotel para madagdagan ang kanilang hawak na forensic evidence. Sa post-mortem ng PNP at death certificate, nakalagay na ruptured aortic aneurysm ang ikinamatay raw ni Christine. Samantala, mga abogado lamang ng 8 sa 11 respondents na pinatawag ng NBI ang humarap sa investigasyon. Naging matipid sa pagsagot ang kanilang mga legal counsel nang makaharap ng media. Andun naman po yung expression na willing po siya makapag-copy sa NBI. So, binigay po ba ng statement ng client po nila? Binigay po ba ng statement? Ayon sa NBI, bibigyan pa rin sila ng pagkakataon na personal na humarap para maibigay ang kanilang statement habang di pa natatapos ang kanilang investigasyon. We're giving them their equal chance at the investigation level. If they ignore that, if they disregard the invitation, then whatever pieces of evidence we have at hand, by the time we have concluded the investigation, then we will file the case if we see any violations. May ilang personalidad pa na nakatakdang dumating bukas sa NBI matapos ipasumpi ng ngayong araw.